Good day mga bossing. Meron tayo ditong sharp. Itong kanyang board, isang combi board na po. Pinagsama-sama na dito lahat. Yung sira po nito ay ang ano niya? MCU. Yan po ang kanyang back cover. Yan din po yung kanyang model din. Yan, yan po. Isang 24 inches po. So, bali mga boss, samahan nyo akong ayusin ng TV na ito. I-convert natin to sa ibang board. So, tara mga boss. So, bali mga bossing, yung TV na yun ay dito nakalagay. Yan. So, bali, isa siyang video okay. So, bali, binaklas na po namin yan. So, ang mangyayari po nito ay lahat yan i-repair. Babalik natin yung dating itsura. Ito po yung kanyang player. Yan. So, madami-dami pong ano to. Ito po yung kanyang mga speaker. Tapos mga ibang parts po niya. Yan po. Mahaba-habang ayusan ito. Unahin po natin itong TV. Total ay pang video okay naman po. Ang gagawin po natin dito is convert na lang po natin sa ano dito sa board na ito, sa TCL. Itong board na ito ay okay po ito. Gumagana po itong board na ito. So, bali mga boss, kakabit natin ito dyan. Tatry natin kung mapagana natin. Sigurado po akong magmamapping tayo nito. Gagamitan po natin mamaya ng remote para kunin yung saktong LVDS map niya. Ituturo ko po sa inyo yung kung paano natin papasukin yung kanyang service mode. Una po ay gagawin natin ito. Yung kanyang wires papuntang backlight. Kukonnect na po natin siya dito sa lead driver nitong board na ito. Yan po. So, bali, kakabit ko lang po. Ngayon na po mga bossing na ikabit ko na po. So, bali, ito po yung kanyang LVDS. So, pagkakapit po nito, dapat maging maingat po tayo. Kasi, kunting pagkakamali po nito ay, nako, posible pong masira yung ating panel. May iba-iba po kasing uri ng LVDS, lalo na sa mga model na Samsung o kaya LG. Mayra po maglagay ng basta-basta lang, maka masira natin. Nakikita nyo po yung kulay pulang wire na yan. Ayan po, yung kulay pula na yan, yan po ang kanyang supply. So, pag nabaliktad natin o kaya nagkamali tayo ng kabit, 100% po yari, sibak po yung ating panel o ating screen. Kaya yung paglalagay po nito ay hindi basta. Ayan na po. Kita nyo po, mga boss, yan, nalagay ko na po siya. Yan po kanyang supply. So, bali, kung titignan mo, may fuse naman po dyan. Pag lagi na po tayong nakagawa o nakaka-refer, parang makakabisa na rin natin, lalong na mga ganito. So, basic lang naman po ito eh. Sa mga veterano po ay easy sa kanila ito. Pag-convert. So, ayan mga boss. Naisaksa ko na rin yan at ayan may standby power na tayo. Ngayon susubukan po natin i-power on. Pindutin lang po natin tong switch na to. Ayan. Ayan mga boss. Lumabas na yung logo ng TCL pero parang may ano ang screen na yun. Yun nga may tama na yung screen niya mga boss oh. Ayan sa gilid tapos ayan yan may guhit na rin siya sa gitna
Tapos yun nga mga boss, magmamapping talaga tayo. Yan, tignan niyo po, iba po yung picture niya. Yan, iba po yung picture niya. So, ang gagawin natin, magmamapping tayo gamit ang service mode. Yun po yung ituturo ko sa inyo kung paano pasukin yung service mode ng TCL. Nakikita niyo po. Iba po talaga yung picture niya, di ba? So, ganito pong gagawin natin. Pinutin natin yung menu. Punta po tayo doon sa kanyang contrast. I-highlight po natin yung kanyang contrast. Ulitin po natin, di ba? Luloko po yung ating remote. Siguro ko, battery na naman to. Yan, ulit po tayo. Talagang ayaw gumana ng remote, ah. Lakas ng tama nitong remote na to. Teka lang mga boss. So, ayan mga boss, eh. Ulitin natin. Dinagyan ko ng panibagong battery yung remote. So, ito na yung tunay. Ayan, pinutin natin yung menu. Punta po tayo dun sa contrast. Yan po. Tapos pinutin po natin ng 9735. Yan, lalabas na po ang kanyang factory setting o service mode. Tapos highlight po natin yung general settings. Pinutin lang po natin dyan ng okay sa remote. Yan, yan po yung lalabas. Pumunta po tayo dito sa LBDS map. Yan, yan. Punta po tayo. Highlight po natin yung LBDS map. Yan. Pindot lang po tayo ng okay. Yan. Tignan nyo mga bossing, ho. Magbago na. Umokay na yung screen natin. Ganda na yung picture. So, ganyan lang po. Yan. Dito po natin kukunin yan sa kanyang LBDS map. Yan. Hanggang 15 po yan. Hanapin natin yung pinaka-pino niya. Pinaka-pinong picture. So, parang okay na po talaga dito sa 1. Ganda na rin. Tapos, ito naman po yung kanyang backlight. So, para ma-protection na natin na iwas tayo sira ng backlight. Medyo bawasan natin. Tapos, total po ay sharp po yung ating TV. Alisin na po natin yung logo ng TCL. Enough ko na po siya. So, ayan. Ganyan lang po mga boss. Tapos, pagsisave tayo, power off lang po natin. So, ayan naman. Try po natin ngayon. Ayan. Nakisama yung remote natin. Binalitan natin ng battery. Ayan, di ba po, nakita nyo, wala ng TCL na lumabas, wala ng logo na lumabas. So, try po natin lagyan ng itong Anycast. Itong pang testing ko lang po ito. Wait lang po, lagyan ko lang po mga boss. Ayan, nalagay na po natin. Ayan, umiilaw na po siya. So, try po natin. Punta tayo sa kanyang yan. Sa kanyang source. Punta lang po tayo dun sa HDMI. Ayun. Oops. Parang may problema. Wait lang po. Parang maluwag yata dito. Ayun. Maluwag lang po yung Maluwag lang yung kanyang saksakan.
yan. Ito po malawag lang. Medyo galaw-galawin lang natin kasi ay stuck din tong ano na to, word na to. Baka may dumi-dumi sa loob. Yan lang po. Guhit na yan, oh. Tsaka yung itim. Pero kung pang video okay lang naman po, eh pwedeng-pwede po ito. Okay-okay pa po ito pang video okay. Mga bossing. So, ulit po tayo. Punta po tayo sa menu, punta po tayo sa picture, punta po tayo sa contrast. Ulit po tayo ulit. May bisita ako kanina. Yan, punta lang po tayo sa contrast. Tapos 9735. So, ayan mga boss, yan po yung lalabas sa kanya. Ang kanyang factory setting o kanyang service mode. Ayan, punta po tayo sa general settings. Then, punta sa LBDS map. Ayan, mga boss. Pag-convert ng board o bagong board sa ating TV. Okay po, mga boss. Thank you. Okay na po yung TV natin. Thank you mga boss. Panonood. Salamat.